Ano nangyari sa iyo, Buknoy? Itong mga tinanim ko. Saan? Yun nga, kuya. Hindi tumutubo ang itinanim kong kamatis. Ayoko na. Ayoko na magtanim. Teka, inalam mo ba kung bakit? Nako, talagang hindi tutubo ang kamatis mo dito. Ha? Bakit? Dinidiligan ko naman. Pinapaarawan. Kinakausap. Kinakantahan. Sinasayawan. At pinapatulog ko pa nga eh. Kasi mali ang pinagtamnan mo ng lupa. Mali ang lupang pinagtamnan? Eh di ba, sa lupa naman tumutubo ang mga halaman? Iba-iba kasi ang uri ng lupa. Iba-iba ring halaman ang tumutubo sa mga ito. Iba-ibang uri ng lupa? This is sandy. Buhangin. Hindi tumutubo dito ang mga halaman gaya ng kamatis. Ah, ganun ba? Bakit? Tuyo kasi ito at di sumisipsip ng sapat na tubig na kakailanganin ng kamatis mo. Ang mga lumalaki lang sa buhangin ay mga succulents gaya ng cactus. Kaya pala, paano po ba malalaman kung anong lupa ang angkop na pagtamnan? You have to learn the different types of soil. Lima lang naman yun eh. Sandy o buhangin ang una. Very good! Then you have the silty soil. Silty? Nakakasipsip ng tubig ang silty pero di pang matagalan. Malamig ito, hindi mabato at madaling magbuo-buo. Dito tumutubo ang mga damo, climbers at mga labanos at singkamas. Next is clay o luwad. Dahil masyadong dikit-dikit at mabigat ang luwad, mga halamang mabababaw ang ugat ang tumutubo dito. Like the ornamental grasses, fruit trees, lettuce, sitaw at repolyo. Ang peaty soil naman ay kulay tsokolate. Minsan ay kulay itim. Malambot ito dahil kaya niyang sumipsip ng tubig lalo na sa tag-araw. Pag tag-ulan naman, tinutulungan nito ang ugat para hindi masira. Sa peaty soil tumutubo ang mga legumes, root crops, spinach at broccoli. Last but not the least, saline. Sa mga lugar na tuyo makikita ang saline. Maalat na lupa ang saline at hindi rin masyado nakakasipsip ng tubig. Ang mga halamang tumutubo dito ay bulak, cereals, wheatgrass at Bermuda grass. Sandy, silty, clay, peaty at saline. Ano kayang pwede sa kamatis ko? Sana pwedeng paghaluin. Pwede! Yun pala eh! Ang kailangan ko, malambot, madaling sumipsip ng tubig, at dumadaloy ang hangin. And that would be loam. L-O-A-M. Loam? Loam. Perfect for growing veggies like okra, talong, and kamatis. Pinaghalong silt, sand, clay, at humus. Silt, sand, clay, at humus? Ang humus ay ang dark at organic material na makikita sa soil kapag ang mga plant and animal matter ay na-decompose. Ang lupang ito ay may useful nutrients din gaya ng nitrogen na kailangan ng mga halaman sa paglaki. Maliban sa ginagawang healthy ng humus ang soil, nakakatulong din ito sa pag-prevent ng disease sa mga halaman at food crops. Ah, gets! Kuya Edward, pengin ito ah! Of course! Para sa'yo at sa mga kamatis mo! Ito, pwede mong gamitin itong paso. Ah! Bulate! May bulate, kuya! Okay lang yan. Di naman yan nangangagat. Oo nga. Hindi nga pala yan nangangagat. Diba, mahalaga nga yan sa halaman. Ang bulate? Oo. Nakakatulong ang mga bulate o earthworms sa pagpapataba ng lupa. May alam pa akong paraan para maging malusog ang lupa. Ano po? Composting! Ang pag-compost ay ang proseso ng pagbulok ng mga pinagbalatan ng gulay at prutas upang makalikha ng pagbuhaghag at maitim na lupa na mainam gamitin bilang pataba ng lupa. Meron namang decomposition. Ito ang proseso na kung saan ang mga nutrients galing sa mga namatay na hayop ay nasasama sa lupa. Ang ilang insekto tulad ng earthworms at snails ang responsable sa initial stages ng decomposition. At yung mga dumiraw na mga hayop tulad ng manok,
kambing, kalabaw, yun din nagpapalusog ng lupa. O ayan, marami na akong naturo sa'yo, so kaya mo nang patubuhin ang kamatis mo? Kayang-kaya na po, Kuya Edward! Hindi ka na mawawala ng pag-asa. Hindi na! At pag may problema, pag-aaralan at gagawa ng paraan. Yun! Oh, game! Itanim na natin ang mga kamatis mo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na AgriKwentuhan dito sa AgriCOOLture! Paalam! Paalam!